gumagawa tayo ng mga bagong bagay na minsan nakakatawa sa iba, minsan parang imposible, parang minsan awkward, parang minsan hindi bagay. Pero pag ginawa natin, sinubukan natin, nasanay tayo, nagiging normal siya at napapadali ang buhay natin at mas kikita tayo. Okay, Gilibers, sagutin natin ang tanong. Posible ba na mag-innovate ka kahit sari-sari store lang ang negosyo mo? Okay? Sagutin natin. Let's go. Let's go. Unang-una, ang sari-sari store po, hindi lang. Okay? Isa siyang negosyo. Kaya like ko po sinasabi sa mga previous vlogs ko pa, ituring mong negosyo ang sari-sari store mo. Isa siyang malaking opportunity para sa iyo at sa pamilya mo. Okay? So pag-usapan natin, posible ba na magkaroon ng innovation? Yes, alright? So kumuha tayo dito ng idea. Ito po ang book ng Entrepreneur in 12 Days by Sir Carl Balita and Ma'am Laika Balita. So thank you po sa book. Meron tayo mga nakuha dito na gusto kong i-share sa atin. Alright, so innovation. Ano nga ba ang innovation at paano natin gagawin? Dito po sa kanyang method na binigay, Scamper, gagamitin natin, okay? So, bigyan ko lang muna kayong idea bago tayo magpunta dun sa sari-sari store, ha? So, S, ibig sabihin substitute. Ano yung isa-substitute mo sa product or sa service na ginagamit mo? So, for example, instead of coffee, meron tayong rice coffee. Kaya di ba may uminom tayong rice coffee? Tawag doon, innovation, substitute, alright? So, pangalawa, combine. You are combining two products or two services. Like for example, ang pinakapatok na invention before is 3-in-1 coffee combine, di ba? Alright, and next po is adapt. Ito yung from the existing business, ina-adapt mo sa negosyo mo. For example, merong human spa. Nagpapa-spa tayo, di ba? Inadapt yon sa pet spa. Okay, kaya pati mga pets, ini-spa na rin. Alright, and next, modify. Ito yung very noticeable or kitang-kita na mga competitor mo ang pagbabago. So, for example, yung Siopao. Toasted Siopao. Okay? Modify. Next, put to other use. Ito yung mga resources na hindi na pinapansin pero pwede mong gamitin. For example, recycling. Nag-recycle tayo. And eliminate. Ito yung mga bagay na tinatanggal mo o mga hassle problems na tinatanggal mo sa iyong client. For example, Grab. Napakalaking tulong ng Grab. Wala nang hassle sa atin. Pila, hintay. Well, diba? Sa app lang, madali. Diba? Makasay ka na ng Grab. And reverse or rearrange. Ito yung mga binabago mo yung sequence. May capacity yung product mo or services mo na baguhin ang sequence. For example, anti-aging. Kaya mabili ang anti-aging products, di ba? Pagtanda, hindi ka na pagtanda, pabata tayo. Alright? So, yung Scamper na yan, subukan natin. Nag-create ako para sa sari-sari store. Kaya dito tayo ngayon. Try natin kung pagbibigyan tayo. Let's go, let's go. At bibili muna tayo. Para payagan tayo. Ganun, di ba? Kailangan bumili ka muna. Sige, try natin. Hello po. Pagbilan nga po. Coke na maliit. Telma, pwede ba akong mag-vlog dito lang sa gilid? Thank you, ah. So, si Ate Elma, ito yung talagang puntaan namin dito sa lugar namin. Let's go, let's go. Okay, Gilibers, ganito. So, itong i-discuss ko po sa inyo, mga innovation sa sari-sari store, medyo may pagka-weird ang mga ideas. Kaya po siya innovation. Pag sinabi nating innovation, gumagawa tayo ng mga bagong bagay na minsan nakakatawa sa iba, minsan parang imposible, parang minsan awkward, parang minsan hindi bagay. Pero pag ginawa natin, sinubukan natin, nasanay tayo, nagiging normal siya at napapadali ang buhay natin at mas kikita tayo. Okay, so subukan natin. Using our Scamper method na diniscuss ko kanina, letter S, substitute. Okay, actually pinagsama ko na yung S tsaka P, put other use. Alright? So, substitute. For example, ito. Pag bumili ako nito, instead na magbabayad ako, pwedeng ang bawat bibili nito, meron dalang 10 PET or PET bottles. Then, they can have discount. Okay? So, nakatulong ka na sa kalikasan, nakapag-innovate ka pa. Di ba sa bahay, marami tayong PET bottles? So, ipunin mo yun. May lima ka, may isa ka ang Coke, tsaka 5 pesos na lang. Alright? Okay? So, pwede, di ba? Second, letter C. Combine. So, Doc, paano ba ang combine? Example, ganito, di ba? Sobrang init ngayon.
So, pwede kang mag-combine ng tatlong products. So, meron kang soft drinks, meron ka dito plastic cups at meron kang yelo. Di ba gusto natin malamig na malamig ngayong tag-init? So, meron for example, may soft drinks dyan, lagay sa baso. Tapos, kung gusto mong dagdagan pa ng yelo, kumuha ka. 3-in-1, di ba? So, meron ka dito ng tatlong lalagyanan. Kaya ang tawag dyan, innovate. Okay, so after CA tayo, A, adapt. Ibig sabihin ng adapt, kung ano yung existing sa ibang negosyo, i-adapt natin. Napansin nyo po ang McDonald's. Ilan po ang drive-thru ng McDonald's? 2. Para in case na sobrang dami ng gustong mag-drive-thru, so 2 pupuntahan nila. Why not adapt it sa sari-sari store mo? Di ba may mga oras na maraming tao sa sari-sari store? Anong oras po yan? Umaga, madaling araw at gabi. Siguro mga between mga 5 hapon tapos sa gabi. So subukan mo kaya magkaroon tayo ng 2 ganito. Subuk lang kasi innovation nga siya eh. Di ba nasanay tayo sa traditional na isa lang ang cashier? Di ba? Dito lang dumadaan lahat. Eh ang haba ng pila. Why not magkaroon ka ng 2? So, yung isa ikaw ang naglalagay or nagka-cashier, yung isa yung anak mo o kung meron kang assistant o yung asawa mo. Baka panahon na para mag-innovate tayo, para walang umaalis na bibili. Di ba pag mahabang pila, alis na sila, pupunta sa kabila, nawalan ka. O hindi na sila bibili, di ba? So, 2 drive-thru, ay hindi po, 2 cashier, okay? That's adapt. Next, letter M is modify. Kailangan makita yung kakaibaan sa atin. So, pwede kang mag-operate ng 16 hours kung di mo kaya ng 24 hours. That's modify. Kasi alam nyo ngayon, ang tao sa paligid natin, hindi naman namumuhay lang ng 8 hours. May mga nagtatrabaho, nag-shifting. May mga umalis ng madaling araw, may umalis ng sobrang gabi. Nangangailangan sila ng products mo kasi ikaw ay sari-sari store. Lahat ng kailangan nila nasa iyo. So tatakbo sila sa iyo. All right? And next letter P na discuss ko na, letter E. Eliminate 'yan. Alisin natin yung mga hassle sa mga bumibili. Kahit sari-sari store kaya natin gawin 'yan, 'di ba? Dok, paano? Why not? Okay? Do the text and pick up. 'Di ba sa sari-sari store, sino bang bumibili sa sari-sari store? Di ba mga kaano rin natin, kabarangay? So, ibig sabihin, kilala natin sila. Bakit hindi mo bigay yung number mo, kunin mo yung number nila? Tuwing bibili sila, itetext na nila. Isang kape, 50 grams, 2 Coke. Di ba mga ganon? Itetext na sa'yo. So, ikaw naman, nire-ready mo na. Pati presyo. Tapos itetext mo na. Ang ano mo ngayon, ang nabili mo ay 595. So, pagdating nila sa'yo, merong pick-up section. Okay? So, kunin na nila yung pinamili, may 595 iniwan sa'yo. So, diba, it's eliminating the hassle. Mas mabilis. Tandaan natin, pinag-uusapan natin innovation. Alright? And reverse. Ang reverse, pag-usapan pa natin. So, delivers innovation sa sari-sari store. Kayang-kaya mo. Alright? Mag-isip lang tayo. Kahit weird, subukan natin. Para mas mabilis ang transaksyon, mas kumita tayo, mas makapaglingkod tayo sa mga kababayan natin na mas mabilis. Maraming salamat! Let's go! Let's go! Ayun. O, dinadagdag pa pala ni Ate Elma. So, ito, di ba? Ang galing. So, dun sa mga magte-text ng text and pick up, pwede rin magbayad sa GCash. Di ba? Kaya pag ano mo, kahit pakuha mo na lang sa tricycle, sa mga nanay na nagluluto, kahit pakuha mo na lang sa anak mo, hindi na kailangan ko yung tumakbo sa tindahan. Pakuha mo sa anak mo, pakuha sa tricycle driver, o ipang motor mo, daanan. Di ba? No hassle. Alright? Galing, thank you. Ano pa yung pwede? Ito pwede yung 2? Pwede kung gusto ko. Yun. Possible. Pwede namang ilagay. Kasi ito kasi pinagkakaguluan talaga to eh. Sa hapon nakikita ko. So isa dito, isa doon. So ang ganda niyang sinuggest ni Ate Elma. May fast lane din, di ba? Pwede ba yun, Doc? May fast lane? Yes. So, kumbaga, meron kasing mga bumibili ng maramihan, may isa lang. So, pwede siguro, yung 2 ano mo, isang konti, isang maramihan. So, for example, isang item lang, dito ka. Kung meron 5 items, dito ka. O, di ba? So, yung sari-sari store mo, it's not just an ordinary sari-sari store. Innovate! Thank you. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal lobby ko po.